ito yung Briggs Stratton na diesel engine. Okay mga guys, welcome to our channel Firemax TV. So ngayon meron tayong ano, Briggs Stratton na makina. So itong Briggs Stratton to, dati kasi nung araw ano to eh, mga digasolina. So ngayon ito yung klase niya na diesel. So ito palang ganitong klase ay 12 horsepower. Pero maganda tong ano, 12 horsepower na to, yung diameter nung ano niya ng apagbukas na ako nito dati ng piston, halos 88 mm, o pumapatak din siya na 14 horsepower. So yun namang 10 horsepower niya, pumapatak na 12 horsepower. So kumbaga hindi siya tinipid. Ay man, ibabaw pa lang, meron na kagad pa ganito. So dito yung ano niya, yung nozzle tip. Testingin muna natin ano, hanapin yung sira kung bakit ayaw umandar. Tingnan mo ako, may presyon. Ikutin mo. Meron naman. Ah, maganda yung presyon. Langis. May langis. Pero makinis pa rin. Ano? Para talagang matibay. Yung tambucho niya. Naku, yun lang. Medyo kulang. Sunog. Tapos, yung tambucho niya. Oh, matibay talaga. Hindi ka mukha ng iba. Durog-durog na kagad yung tambucho. Ano natin kung ano isira. Magbi-bleed muna tayo. Ayan, luwagan natin. Marami bang diesel? Mahal diesel ngayon. Ay, ang daming diesel. So, tingnan natin kung bubuga to. Pagka bumuga to, sasarado natin ulit pagka bleed. And then, kung may tutunog yung nozzle tip niya, pagka hindi tumunog yung nozzle tip niya, palitan natin nozzle tip. Ngayon, kung pangit pa rin, papalitan natin injection pump. So, sa loob naman, tingin namin, maganda presyon. Wala naman siyang sira sa loob. Ayan. Pero pag ganito katagal na, ang gagawin natin, mga guys, palitan na rin natin ng filter sa tangke. Palit ng filter ng tangke, palit ng nozzle tip, at kung hindi bumomba yung injection pump, palitan natin ng injection pump. Ganun lang kasimple guys. Yung mga makinang mga na-stock na ganyan, so yan, binibleed natin. Parang wala pa rin lumalabas na ano. Tingnan natin, baka nakapatay yung ano. Okay naman. So guys, napakapulido talaga ng gawa nito. Saka medyo mabigat siya compare sa ano, compare sa ibang mga makina. Kaya lang, mahal talaga siya. Mabigat din sa bulsa. So, shout out nga pala guys sa inyong si Big Boy. Oh. Big Boy, ano ginagawa mo na yan? Ayan, pinakapogi. Big Boy. At saka syempre, ang paborito ng ating mga viewers. Ayan, si Rodrigo, laging nakapanjama. Ayan guys. So kasama natin gumagawa naman niya yon si Boy. Si Boy Jamil, ayan. May kulay pa 'yung buhok. So ayan, pasatin mo na kay Rodrigo. Masasati niyan. Ganun. Tama mo 'yung ano. Chok niya natin kung may lalabas na ano, na diesel. Mahirap na pag ako pa nagbi-video tapos ako pa nakataban niya. Parang ano lumalabas ah. Naka injection pump sira na na. Oh. Sige pa, sige, mga ano pa, mga limang hatak. Pag wala lumabas dito eh. Palit injection pump. Ay, may pumisik ng bagya. Nakakailang hatak na? Yun na. Ala, malungkot ang injection pump nito. So guys, isa mga pinagbumula ng sira ng injection pump, yung pagka nagkakarga tayo ng ano, ng diesel na madumi. Lalo na kung may tubig na halo, kasi higupin yun ang injection pump natin, magagasgas talaga ang injection pump. So palitan natin ang injection pump. So ayan. So kuha tayo ng injection pump doon sa lagay natin ang injection pump. So kuha tayo ng marami tayong injection pump dito eh. So, kabitan natin ang injection pump na Dyson. Ayan.
So ano ba yung laman ng injection pump na to? Pakibuksan mo nga, Rodrigo. So ano lang yung ating injection pump. So unboxing pa tayo ng injection pump po. So iba, meron kasing gumagamit ng injection pump na universal lang naman. Ginagamit natin sa 10 horsepower, 12 horsepower. Ayan. So ang nakuha natin ay 186. So tama, 186 sa paka, tsaka 189. So ito, ayan, focus natin. Ito, injection pump na to, pang ano, pang 10 horsepower tsaka 12 horsepower. Look. Ayan guys, may nakasulat. So balikan namin kayo mamaya. Tinanggal na natin yung tangke. So magpapalit muna tayo ng injection pump. Yung filter kaya nakatayo pa, silipin mo. Kung nakatayo yung filter, pagkapangit na, palitan na refilter. Ano nga guys, so tinanggal natin laman ng ano, na diesel. Ayun, nakita nyo oh, sa loob. Ayun oh, bagsak yung filter, tsaka napakadumi oh. Talagang masisira talaga yung injection pump. So ngayon talaga masabi natin, injection pump pansira nito. Ayun oh. Napakadumi ng loob. Tsaka tingnan nyo yung filter, nakahiga na, tulog na tulog. So tingnan natin kung ano yung laman ito. Ayan o, wasak na wasak. Ayan o. Nakita nyo yung dumi. Ayan o, kita nyo, napakadumi. Tapos sabak na yung filter nyo, durog na durog. So wala na talaga siya. Wasak na injection pump nito pag ganyan. Ano yung filter na ikakabit natin? Ito yung kanina yung durog na nakita nyo. Ayan yan. Nakatayong ganyan yan sa loob. Tapos nakatornilyo. Pagka may ilalim, nakatornilyo yan dito sa may ball cock natin. Ayan. Yan nakalabas ng tornilyo na to. So kanina nakita natin mapakadumi, no? So bakit nagkakaganon? Sa katandaan na tsaka sa sobrang dumi niya. Tsaka minsan nababasa ng tubig, kaya bumabagsak talaga to. Tapos yung makina nanginginig pa yan, gumagalan pa yan, no? Kaya magkakadurog-durog talaga siya, okay? Tamang guys, yung injection pump napalitan na natin. Ayan na yung bago niya. Pinakita ko sa inyo kanina na ito yung paglabas natin sa box. So may karayong itong sinusuot dito. Yun lang naman, susuksok nyo lang naman yun. Kasi okay na siya. Yun na siya. Tapos, yun natin mamaya kung aandar, okay? Yan guys, napalitan na natin ng ano. Yun, makita mo sa loob oh. Ayun oh. Napakaganda ng filter, nakatayo. So ganyan dapat. Check nyo laging ganyan yung mga makina nyo. Hindi man siya Bridgestone, Yama, Kawasaki, kung ano lupang tatak. So check nyo nun lagi. Ayan, ganyan sa loob. Tapos ayan yung hose. Ito yung pinakatornilyo ng filter na yun. May pangarera dun oh. So yun guys, yung mga huwag nyong gagayahin, yung mga magganong kabibilis sa masisikip na kalsada. Narinig nyo ba yung tunog na yun? Shout out nga pala doon sa nagagano na yun. Huwag kang magpapakita sa akin. Pakikiss kita kay Rodrigo. Mapakaingay ng mga ganong motor. Pagka naman na aksidente na yun ako. Ayan, okay na? Nilinis mo yung tangke? Oo. Ito yung accelerator. So pag ginano natin to, magagalit na ganun yung karayong dito. Ito yung choke nya. So yan guys oh, yung nozzle tip na nakakabit sa kanya ay ano, yung fuel line pang 14 horsepower. So itong makina na to ay 12 horsepower. So original Briggs Stratton. Siyempre pagkatapos lagyan na ng diesel, bleed naman natin. Ayan.
Medyo ano na rin to, oh. Pudpud na yung mga pulya, oh. Bukang-buka na. So, sulit na pala talaga itong makina na to. Ayan, oh. Ubus na. Ang lalim na, guys, oh. Sige nga. Oh. Bleed, bleed. So, pag nagbi-bleed, para walang presyon, baba natin itong chok sa taas. Tapos, galitin. Nakagalit ba yung makina? Nakagalit na yan? So, tapos, bomba-bomba. Tingnan natin kung may lalabas dito. Oh, mayroon na siguro lalabas yan kasi bago na injection pump niyan. So iba naman, nagiging problema nila yung kulang sa langis. Ang nagdudulot nun, di na napapanik yung taas ng langis. Nag-overheat yung mga makina nila. So ayan guys, napakaganda. Sobrang ganda. Ayan o, kanina kahit anong hatak mo, wala lumalabas na ano, na diesel dyan. So yun yan, sira natin, bumagsak yung filter. Pag bagsak ng filter, sumipsip na sumipsip ng dumi yung injection pump. Nung sumipsip na sumipsip ng dumi yung injection pump, patay ang injection pump. So ngayon naman, siguro hindi naman barado itong ano na to, yung nozzle tip dito. Patitingnan natin pag maganda yung tunog. At pag mausok, papalitan na natin itong nozzle tip. So pag hindi naman mausok, dati pa lang din. Ayan guys, narinig nyo yun. Ayan. Parang umuutot na pumipisik. Yung guys yung ano, utot ni Big Boy. Ah hindi, yun yung ano, pisik ng diesel. So mukhang maganda magiging under nito. Sting. Sino magtatabal nito? Volunteer kasi sino pinakamabait. So wala talaga mabait dito. Wala man lang nagbo-volunteer. Oh, game. Naku, nakita ko na kung sino mabait. Tumayo na. Ito yung isa tagahatak ko. Pwesto na Pedro, kay Pedro na. Ayan ba yun? Pagka ito umusok, papalitan natin nozzle tip. Pagka hindi naman umusok, hindi siya umaandar. So, pagka, guys, tandaan nyo ha, pag itim ang usok, sobra sa diesel yon. Pag puti ang usok, maaaring kulang sa diesel o kumakain na ng langis. Yun lang yon. So, ayan, nag-isang bilid siya. Narinig ulit natin yung lagasing-sing nung makina. Okay, hatak. Bitin. Tingnan mo nga yan. Yung filter. Baka wasak-wasak yan eh. Humigop ng palaka. So guys, isang tip lang. Pag hatakin yung mga ganitong makina at ayaw nyo mapilayan, so hatakin nyo ng buong lakas. Buong bisig, buong lakas, buong kaluluwa. At pag hindi, ako babalik yan, mahahata kayo. Ayun, maso pa. Pati niya. Palitin na rin. Dumi na rin. Wala na to. Palitin na yan. So, ayan. So guys, kung may mga tanong lang kayo, comment down below. Sigapin natin, masagot lahat ni Big Boy. Patatype ko na lang kay Big Boy yung ano, yung mga sagot. So tulungan namin kayo ma-diagnose yung mga sakit ng makina nyo. So muli guys, ito yung ano, average Stratton diesel engine, air cooled engine na ginagamit sa pagkakas. Sabiting ka pa. Bilisan mo pambagya ang hatak. So guys, ito pala ano, nakita niyo lumalabas sa air cleaner yung ano, yung usok. So may tendency din talaga itong bumaligtad yung andar. So pag bumaligtad yung andar, ibig sabihin, bitin yung sati nyo. O patayin nyo kagad para hindi masira yung air cleaner. So yun lang naman nasisirain nun yung air cleaner nyo kasi dudumi ng dudumi kasi baligtad yung andar. So huwag kayong matakot kung ano, kung paatras yung andar nyo. So yan guys, oh, mapaka-pogi. So okay naman lahat yung ganitong klaseng makina. Talagang sa ano lang,
sa gumagamit. Parang bulilay. Pagka hindi talaga maingat yung gumagamit, eh wala. Kahit bagong-bago yan, papakat yan. So marami tayong maging ganun. Bagong-bagong makina, pumapakat. Iba nga, eh, binibreak-in pa lang, sira na, pumakat na. Paano kung mag-break-in, eh, nakasagad, tapos wala na pala langis. Overheat ka agad. Usually guys, kasi pag nag-overheat ito, pagkabago, kasi yung mga ring niyan, masisikip pa. Tapos pag umiinit yung mga ring, yun, tendency ng pag mainit, lumalaki kasi yung guys. Kaya pumapakat. Ayan, so kumuha ng bagong sate, may sido kasi yung sate. Ayan yung mga dating makina guys, oh. So yan, Kubota. Kubota J85. So pinatan natin yan ng ano, ng liner, piston, piston ring, binalve seat, tapos barbula, valve guide din, nozzle tip, tsaka plunger. Ayan guys, Kubota GA85. So nung mga bata ako, maraming ganito, talagang poging-pogi yung mga ganyang makina, ganyan lang ginagamit eh. So balik tayo dito, hintayin natin kumuha ng sate. Guys, papanda rin na natin. So ayan, ginalit na yung accelerator. So tingnan natin kung one click yung under nito. One click ba yan? So ayan o, ayan yung sate. Ito mo naman sumasate, mapakanipis nung katawan. Ano ba itimbang mo, Rodrigo? 50. Ha? 55. Ha? 25. Hindi, ito to. Ano timbang mo? 55. 55? 25. 25, may tabang 25. Ano ka? Pusa? Kalating kabat. Sige, game. Napakaganda. So hindi na natin papatantan ng nozzle tip. Dahil maganda naman. Walang usok. Maganda humatak. So yun lamang guys. Don't forget to subscribe to our channel. And yun lang. Salamat. So kung may mga tanong kayo, comment down below. Yun lamang. Muli po. Ito, Power Max TV. And thank you for watching.